pagkatin mo ang satanistang yan. Kainin mo! Patayin mo! Ang satanista na nakabantay! Ito! Parin tayo sa mga idol na sa paghahanting ng mga taong abwak nito. Kaya napawawa po ang mga residente dito. Mahingi na po sila ng tulong sa mga kaalaman. Dahil sila po ay malalakas. Kahit na kahit may mga kaalaman, mga idol, may lihim na kaalaman na kumukontra sa mga taong apwak, ay natatalo nga nila, mga idol. Dahil sumasa ilalim sila sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya hindi natin sila uurungan. Kahit buhay pa natin ang kapalit, tulong at tutulong ako sa mga magsasaka. Dahil ang mga angkan ko ay magsasaka din, mga idol. Ito din ang hinanain nila noon, nung kapanahunan pa ng aking mga magulang. Bata pa ako noon. Pinipirwesyo din sila ng mga taong demonyo. Dahil ang aking mga kamag-anak ay mga antingero, mga idol. At hindi ko pa naiintindihan ang mga aral na yun. Pagbalat kayo ang mga satanistang ito, mga apwak na to. Kapag manig na ang lupa, mga idol, yan na. Yan na po ang palatandaan na malapit na sila sa'yo. At kapag tumigil na ang uwak na yan, a-atake na yan sila. Dahil sinasapian na sila ng mga demonyo. Nandito ako sa kanilang lugar. Nakatago lang yan sila, mga idol. Ngunit lalabas yan sila. Gabi-gabi. Nagkukunwari na nagtitinda lang ng mga kakanin. Ngunit may misteri pala silang tinatago sa kanilang pagkatao. Kapag tinitigan mo sila, kapag ikaw ay baliktad sa kanilang mga mata, ibig sabihin yan, mga idol, aswang sila. Dahil kumakain sila ng tao. Dito na ang mga kalaban. Hindi kayo makakatago. Tandaan ninyo yan.
hinding-hindi kayo makakatago sa akin. Mga taong abwak, mga idol, tandaan niyo. Kapag nakafocus na sila sa kanyan, ibig sabihin, naa-atake na yan sa inyo. Kaya sundan natin sila. Tingnan niyo. Mga idol. Dito sila. Nakaabang lang. Mamasid. Kung naririnig ninyo ang mga tinig na yan, mga idol. Sila mga idol, nandito na mga taong abwak. Hindi kayo makakatago dahil ilalaglag at ilalaglag ko kayo. Magsaya na kayo ngayon dahil mamaya ay papatayin at papatayin kung kayo mga taong abwak. Malalaglag ka rin, Satan George! Hayop ka! Ayun, mga idol! Yan! Isang insekto, isang sumpa ang makakapatay sa inyo! May alipores pa, mga idol. Tingnan mo. Ayan. Sinusumpa ko lahat ng mga kaliwaang karunungan at gumagamit na itim na mahika. Pusakta ng mga tao! Sinusumpa ko ang kamatayan ninyo. Ngayon, malalaglag ka! Tara! Hayop! Hayop! Hayop kayo! Wala kayong kwinta! Ayan mga idol, ito yung nalaglag, awak. Ito sila, naghahasik, patuloy na naghahasik dito ng lagim. Kaya humanda na kayo sa... Dahil hahantingin at hahantingin ko kayo. At hindi ako titigil hanggat hindi kayo mababagsak sa lupa. Magkaong abak! Yan. So hanggang dito na lang po mga
ako po'y pumunta sa kagubatan, mga idol, na sinabi ng mga diwata na may tutulong sa atin. At kasama ko ang mga insekto at papatayin natin sila. Brutal silang pumapatay sa mga tao. Brutal din natin silang papatayin. Dahil kung hindi natin mauunahan ang mga demonyong ito, tayo ang papatayin nila. Ang mga bata, luoy, ang mga tao, mga farmer dito, mga idol, hindi na sila makapamuhay pa ng ayos. Dahil namuhay na sila sa takot, namuhay na sila sa kaba, sa araw-araw, hindi sila makatulog. Ngayon tayo na ang huhusga sa mga taong ito at lahat ng mga bihag ay mala makakalaya sa kanila. Kamay. Sabi nila, mga idol, may nananambang daw dito. Marami pang mga taong abwak na nandito, mga idol. Mga pulahan na makapangyarihan. Grabe na. Pasama ng pasama ang mundong ito. Dahil gusto ni Satanas na siya ang maghari dito. Idol, huwag kayong magpapadala. Huwag kayong magpapadala. Mahirap ang buhay, totoo yan. Ngunit, mamuhay tayo ng patas. Mamuhay tayo na wala tayong inaapakang tao. Ilalaban natin ang tama. Sa isang kagubatan ay may nakuha akong insekto, mga idol. Kumpleto na ang proseso ko doon. At ngayon, siya ang papatay sa mga kalaban natin ngayon. Ngayon, isumpa na natin gabay ang lugar na to. Walang makakatago ng mga satanista at abwak dito. At ang kanilang tagulilong ay wala ng visa sa atin. At makikita natin sila ngayon. Kumapit kayo, mga idol, dahil matutuklasan ninyo kung paano ko sila papatayin. Paako. Oh my God. Dito na. Kapag nawala na ng visa, ang kapangyarihan nila, mga idol, at makikita na natin sila sa camera. Yan yung pulahan at protector. At siya ang tagabantay dito dahil may portal sila, mga idol. At pasukin natin ang kanilang portal. Nagre-ritual sila. Tignan nyo. Ayan. Isang sento ang pagkakawalan ko. O tiyak. Nasisigaw siya sa sakit. Siya ang tagabantay. At ang mga abwak ngayon ay nagpapalat kayo sa pariyo. Kunwari, nagtitinda sila sa palungki.
Ngunit sa gabi, kumakain pala sila ng tao. Lahat ng abwak, papatayin natin. Kukulamay natin sila. Isang insekto na makakapatay. Sa demonyong ito. Ito ang insekto na papatay sa kanila. Tingnan nyo. Pagkatin mo ang satanistang yan. Lumakad ka. Ginagawa mo ito. Ikaw ba ang tagabantay ng portal? Ituro mo sa akin kung saan ang mga abwak na naglulunggana na ngayon. Walang silbi ang mga ritual mo. Sinumpa ko na ang lupain na to. At hindi kayo makakatago sa sumpa. Ngayon! Isang insekto na papatay at puputol sa ugat mo. Kainin mo, patayin mo ang satanista na nakabantay dito. Ngayon, saan na ang tapang mo? Saan na ang tapang mo? Ipalabas mo. Ngayon, ituro mo sa akin kung saan ang mga abo. Nagbabalat talaga sila! Ngayon mo, okay. Ngayon mo, insekto. Sige! Katayin mo! Tingnan mo! Tamang! Ang mga alagad mo ngayon! Satan George! Sige! Kainin mo, kagatin mo! At putulin mo ang ugat! Tulungan niyo ang kasama ninyo! At huwag kayong magtago! Aman! Ngayon na kayo, pumunta dito. Magharapan na tayo at huwag kayong magtago sa saya ng mga satanista.
Kamusta kayo mga idol? Magandang hapon. Ayan, ang bilis ng oras. Ang bilis ng panahon mga idol. No? At maghuhulipit na. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayo mga idol. Wala akong inaangat kung mapabuti ang lahat. No? Sana okay tayong lahat. Masaya tayong lahat. At kung may problema tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa mga idol. No? Dasal lang tayo. Ayan, nandito pa rin ako mga idol. No? Upang hawasakin. Patayin ng mga tao ang buwak na itong mga idol. Kahapon lang, no? Na-report na po ito, no? Tungkol po ito, no? Sa umaatake gabi-gabi mga idol. At grabe po, no? Ang nangyari kasi po isang anino lang po talaga nakita mga idol, no? At kayo ngayon, na-shock pa rin yung taong tinambangan, no? Isang babae po yun, mga idol. Na-shock pa rin siya ngayon, mga idol. Hindi pa rin siya makapiniwala kung anong nilalang yun. Kaya, mapapaliwanag natin yun sa kanya. Dahil, para mabuksan ang kanilang isipan, mga idol, no? Dahil ang mundo, punong-puno ng misteryo, mga idol. Ang ilan kasi hindi naniniwala kasi hindi sila naka-experience, no? Pero once na ma-experience ninyo, ay siguradong maniniwala na kayo mga idol. Yan, nagsisidatingan na ang mga pulahan, liman, mga abwak mga idol. Nagbabalat kayo sila. Nagtatago na rin sila. Dahil alam na nila na may humahabol sa kanila, humahanting sa kanila. At kawawa po talaga ang mga magsasaka, mga idol. Dahil hindi ka makapamuhay, no? Hindi makapamuhay ng normal dahil nagsaka na lang sila mga idol dahil punong-puno ng takot, no? Punong-puno ng pag-aalala. Alam kong nagtatago sila dito mga idol. Hindi sila makakatago dahil ang ating gabay ay patuloy silang ituturo hanggang mamatay sila. Parang may gumagalaw, lumayanig yung lalim ng lupa, mga idol. Parang may kakaiba dito. Yan. Yumayanig ang lupa na to. Parang may kakaiba dito mga idol. Nandito sila at hindi sila makakalayo. Ramdam ko na may paparating. Sinasumpa ko lahat.
may mga kaliwa ang karunungan at gumagamit na itim ng mahika upang sakta ng mga tao. Sinusumpa ko, ikamatayan ninyo! Bumawala ng visa at lahat ng tagulilong nila ay makikita na natin. Hindi kayo makakatago. Hahantingin at hahantingin natin sila. Nagsisilabasan na at ang may mga marka na ng halimaw, mga idol. At ito ang marka ng halimaw, 666 tatlong 6, mga idol. No? Kapag natataka na kayo niyan, ay hindi na kayo mahihirapan daw, mga idol. Dahil pupunta na lang kayo sa store na walang bayad at makukuha na ninyo ang gusto ninyong bilhin. Kaya huwag tayong palilinlang dahil ang mga taong yan ay madali lang. Wala. Nandito na ang halimaw, mga idol. Dahil ang mga taong yan, mga idol, sila ay mapagmahal sa pera. Naong sila mga kwarta, mga idol. Munang dali ra, ang bilis lang nila. Matatakan ng mga 666, mga idol. Kaya iwasan na natin. Iwasan na natin. No, iwasan natin. Magdasal tayo para hindi tayo maylayo tayo sa mga tukso. Dahil ang ilan ay ginagawa nilang Panginoon ang pera, mga idol. Totoo lang, ginagawa nila. No? Ginagawa nila ng pera. Budhan nila ang kwarta. Mauna nga, dali ra sila matintal. Nandito ang kalaban. Yumanig ang lupa. Huli ka. Ang dami niyang kasama. Ngayon, sinusumpa ko lahat. May mga kalipa ang karunungan at gumagamit na itim ng mahika upang sakta ng mga tao. Malalaglag ka ngayon! Tingnan natin kung sino ba to. Ikaw pala! Siya ang taong iwak. Baka walang hiyanin mo. Kayo talaga dito ang naminigot siya sa mga tao. Madami pa sila dito, mga idol. Grabe. Nagiging uwak talaga sila, mga idol. Sila ang mga taong abwak na to. At kumakain sila ng kapwa nila, tao. Mag-ingat kayo dahil dumating na sila dito sa mundo. Nandito na sila. Buksan ninyo ang mga mata ninyo. Kailangan natin silang labanan. Dahil kung hindi kayo, tayo ang kakainin nila. Dahil mga alagad sila ng Satanas. Marami pang darating.
araw sa inyong lahat. Dito na naman tayo mga idol sa panibagong vlog at panibagong exploration naman mga idol at panibagong kakaiba na naman yung ating masasaksihan ngayon. So po napunta ako dito sa lugar na to mga idol dahil nandito pa rin ako sa Sitio Abuak. Ang nangyari dito mga idol nabubulabog na ang mga tao dito at mga idol at ang problema nito ay nakikihalubilo na po sila no sa mga tao dito. Kunwari nagtitinda sila sa palengke, kunwari nagbibenta sila no, nagbibenta sila ng mga kakanin mga idol. Ngunit kapag kainin mo yun mga idol, iba po ang dating sa pagkain nila. Gusto nila mga idol na mabiktima kayo at hawaan kayo sa kanila. Kahit ang mga antingero mga idol ay natatalo nga ng mga taong abwak, ano pa kaya mga idol kung walang mga kaalaman. So ngayon kailangan kong turuan ang isa dito mga idol orasyon. Kailangan ko silang turuan upang mailayo sila no sa kapahamakan, mailayo sila sa mga taong abwak. Dahil sabi nila mga idol, nagsisimula na no ang pagkatok nila sa bahay-bahay. At kapag hindi nyo sila bubuksan, ay mas lalo pong bumibilis ang kanilang pagkatok mga idol. So, ang ilan kasi ay nababahala sila no. So, sa ilang kanerbiyos mga idol no, ilang abrihan ang portahan. No? So muna yung problema diha mga idol dahil ang ilan ay nininervyos na no? Hindi na makatulog sa gabi dahil nagmamasid na sila sa paligid hanggang umaga mga idol. Kawawa ang mga farmer dito, kawawa ang mga residente dito. Ayan. Patuloy tayo nahahunting ng mga taong abwak na to at ang dami ng nabiktima. Iniisa-isa na nila ang lahat ng hunter dahil alam na nila kung sino ang makapupuksa sa kanila. Mas mabuti kasi mga idol na may tangan-tangan tayong dala. Lalo na kung may tagulilong ka mga idol. Kung iisipin ninyo na ang kalaban ninyo ay may tagulilong. Sige, isipin ninyo mga idol. Makikipaglaban kayo sa mga taong hindi nyo nakikita. Napakahirap kalabanin ng isang taong may tagulilong, may tangan-tangan mga idol. At pasalamat tayo dahil binihayaan tayo nito. Pero hindi madali mga idol. Akala ninyo na okay ang may tangan-tangan. Mga idol, may proseso po yan. At kailangan may mga misyon kang dapat tapusin, dapat pagtagumpayan. Kainit ang panahon ngayon. Shoutout pala Mama Susan, Sir Jean, shoutout sa inyong lahat. Mama Connie, shoutout. Oh my God, nandito na ang mga taong abak mga idol. Oh my God. Hindi kayo makakatago. Nandito sila. Dito pa rin ako sa Sitio Abuak. Malalaglag at malalaglag ka rin! Itigil nyo na! Itigil nyo na! Ang pagkatay ng mga tao dito. Kailangan natin silang mapuksa.
Tingnan nyo. Tingnan yung farmer dito. Nakausap ko po siya. Sabi niya, nasa umaga daw siya pupunta dito. May farmer na paparating dito at sa umaga lang po siya bumupunta sa kaniyang bukid dahil delikado po kasi dito, no, paggabi na. So yan, isa siya sa mga nagsumbong sa atin, no, nandito na ang mga taong apok na to. Yan, kumusta sir? Kumusta man ang mga kuandiria? Ang mga taong, mga aswang dili, okay ra? Ang bulabog, yapon sila. Sige lang, kaya ito lang yung pamat yun. Safety na mo dili. Ang salamat ha! Ayan. Siya mga idol, tingnan yung mga idol. Yan ang napakabuting farmer at sa kanya ito mga idol. At hindi po siya, no? Hindi po siya pumupunta dito pagkagabi. Yan, delikado. Ayan. Nakangiti siya mga idol dahil alam niya, no, na tayo'y tutulong dito. Nalinisin ang kanilang baryo. Hindi kayo makakatago. Isanin ninyo ang lugar na to. Palayain ninyo ang sityo na to. Huwag kayong manghasik dito ng lagim. Sinusumpa ko lahat ang may mga kalipang ang karunungan at gumagamit na itim na mahika upang saktan ang mga tao. Sinusumpa ko kapatayan mo at lagayan dito. Nandito ang taong apat. Hindi siya makakatakot. Tayo pala. Uubusin ko kayo.
kalimutan eh. Kawawa mga idol, sino kaya ang may-ari ng kamay ngayon? Yan, babalikan natin yan. At, kailangan kong pumunta sa doon mga idol, sa dulo mga idol, alam ko marami pa sila na nandyan. Kapasukin natin ang kagubatan na yan. Hindi dapat sila ang manaig dito sa mundo. Dapat sila ang mamatay. Nakita nyo naman mga idol, no? Nagkukunwari sila. Isa-isa silang uwak, pero kapag nandito na sila sa lupa, ay magiging tao na sila. Dahil aswang sila mga idol, no? Aswang sila. Dapat hindi tayo kumpensa sa lugar na to. Kailangan kong mag-orasyon ang matindi. Kailangan magpakawal tayo ng orasyon. Kanina lang ay tumawag si Leon Chanin sa General. Nagkahiwalay-hiwalay kami mga idol. Ibang mission ko ngayon at iba din sila mga idol. Dahil na gusto din nila na mapatay yung sa Satan Church mga idol. Kaso ang itong makapangyarihan kasi mga taong abok na to mga idol. Kailangan na kailangan kumpleto. Kumpleto ang ating kaalaman sa pakikipaglaban sa mga taong abok. Dahil sila ay mapanilang. Ayan, pupunta tayo doon mga idol. Huwag kayong kukurap. Dahil tutuloy tayo. Hindi tayo susuko. Kikipaglaban tayo sa mga taong abwak na to. Umpako lahat ng mga kalifa ang karunin at gumagamit na itim na mica upang sakta ng mga tao. Mga idol, no? Maganda hapon. Hapon na po mga idol. So, tuloy-tuloy tayo mga idol, no? At ako po ay nandito pa rin, no? Naghahatid pa rin tayo ng mga hapon, mga idol. At ang mga taong ito ay isang mga aswang makapangyarihan. Madami din kalaman. Kumusta mga idol? Patuloy tayo na naghahunting yun. Dapat na silang mawala dito sa mundo. Nagkakaisa na ang mga satanista. Nakakakilabot ang lugar. Madami akong nararamdaman hindi ka nais-nais mga idol. Dahil may mga brutal. Pinatay sila. Kinakain nila ang kanilang biktima. Hindi sila titigil hanggat hindi nauubos mga tao dito. Sinakop na nila ang lugar na to. Walang makakatago at walang makakatakas na abwak dito ngayon. Dahil i-clear ko na ang area na to.
At pupunta na naman tayo sa bagong lungga nila. Sabi ng aking gabay na nandito ang kanilang pinuno ngayon at handang magkipaglaban sa atin. Kaya hindi tayo basta-basta magkumpiyansa dito ngayon. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa lahat po, no? Huwag na nandyan mga idol. Ah, tupa na siya oh. Naganyong tao na siya mga idol. Tulo na to na. Ritual yan. Nagpapalakas. Tingnan natin ang mga mukha ng mga uwak na to. Patuloy sila na nabubulabog dito. At iniiwan na ng mga farmer dito ang kanilang sinasaka, mga idol, no? Natatakot na sila. Tingnan nyo yan. Kalat-kalat yan. At naghahanap lang yan ng bibiktimahin nila. Dahil sila ay mga aswang. Mga aswang yan sila. Iba ang lakas nila kapag kumakain sila ng tao. Nagiging doble, triple ang pakiramdam ng lakas nila. Yan yung pinunuan na ito. Titingnan natin ang mukha. Mukha niya. Most request ng viewers na tingnan ang kanilang mga mukha. Sino ba sila? Ano ba ang mukha nila? Masid lang tayo. At kiramdam ko na.
Kakampal niya pala ang buhok na yan. May kakampal na halimaw. Ayun, sinusumpa ko lahat. Ngunit mga kaliwa ang karunungan. Kumagamit, dahil kami ng mic ako pang saktan ang mga tao. Harapan na din tayo. Kumusta ka na? Ikaw pala ang may kakampal na uwak. Alam mo? Kami madaling matalo dahil malakas na kami. Ha ha ha! Ngayon mo patunayan na malakas kayo. Dapat niyo akong makuha at mapatay. Kapag ikaw naman ang mapatay ko, ang ulo mo, subukan mo, ay isasabit ko sa mga posti na nandito. Tingnan niyo. Ang mga sinasabi mo. Walang kwenta. Maglaban na tayo. Patayan na tayo ngayon. Yung kakambal mo, ilalaglag ko. Malalaglag ka! Ngayon! Ayup ka! Patay na yan. Patay na yung kakambal mo na demonyo. Hayop ka! Mas hayop kayo. Dahil hindi kayo maalis dito. Nahihirapan na mga tao dito. Nahihirapan na sila na mamuhay, na tahimik dito. Dahil sa inyo. Dahil ikaw
ay demonyo na dumayo dito. Wala ka namang kalaban-laban. Wala kang kalaban-laban. Lumaban ka. Ha? Lumaban ka. Ha? Lampa ka naman pala. Ayup ka. Mamatay ka rin. Balang araw. Pero may mission pa ako. May mission pa ako na dapat kong gampanan. Kami pa kami. Tingnan niyo mukha niya, mga idol. Ang daming buhok.